agrikultura. At kailan ba, kailan lang po nagpalabas ang ating mga eksperto na ang bayan ng Prospect ay alluvial pan na sinasabi ang ating luwing ang ating katubigan na nagmumula sa kabundukan. Ibig sabihin, hindi dapat magkakaroon ng pagpuputol ng kahoy at mga algal ng ating kabundukan. Kung patuloy po nangangalikal po sila, nakita po natin ang ating resulta noong January 4. Nakita po natin yung pagbaha. Nakita po natin yung malakas na tubig. Subalit, tignan niyo po yung lambalag po, ano, kakapal ang laterite. Yung barangay hall ng pambalag, sino natinis ng mga laterite? Yung mga patuloy po, patuloy po silang mga algal. Simula po ang silang sa barangay ng Mabalos, hindi pa po nagkaroon ng pagbabaha na nagkaroon ng maraming lupa na kasama. At ilang linggo po na wala, hindi na lumili na matubig. Dahil po sa pangangalakan po ng ating kabutukan. Paano na tayo magsasaka kung patuloy po ang kaninira po sila ng ating kabutukan? At tanong ko lang po, kaya ba nilang bigyan ng mga bigyan ng trabaho lahat ng magsasaka? Yeah! Na wala ang pinipili, mapabata o matanda? Dahil sa pag-aaring kultura, sa magsasaka, wala ang pinipili nila, mapabata o matanda, ay pwede ka magtrabaho. Sa minahan, pwede ba magtrabaho ang bata? Yeah! Pwede ba magtrabaho ang matatanda na sa inyong bibilis? Yeah! Ayun po, pag-isip mo tayo, kung patuloy po tayo, magpapabaya. Kaya po, huwag natin kayagan ang pag-imina. Paano po ang aking watershed? Kung patuloy na po niya. Kung titigyan po natin sa madaling salita, hindi po ito kahit kailan ba, hindi po ito pagsamay ng pinahanakat ang agrikultura. Kung sila po ay sinasabing responsible mining, asahan po, Mayor's permit, business permit, wala po sila. Inuulit ko po, wala po silang business permit, pero po sila sa launa nila ang bayan natin. Narito po tayo. Narito po tayo para suportahan ang ating mga namumuno. Na irespeto na ba nila, huwag namang balasubasin. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, kasamang Sam. Ngayon naman, pakinggan natin si kasamang Norcita Siang mula sa mga kababaihan ng mga katutubong Palawan. Pakinggan natin siya. Palapakan po natin! Hello. Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na po sa narinig ngayon. At kapwa po po mga katutubong Palawan ng galing po sa kapundukan at sa liblib na lugar. Ang masasabi po, alam niyo po ba itong pagmimina? Wala po silang permit. May permit po sila ay expire na. At wala po silang new permit sa ngayon. Pero patuloy po sila nangangarkal sa ating kabundukan. Alam niyo po ba yun na nakasama? Ngayon, ipagpatuloy po at ang ating pagpapaisa. Sigilan natin ang pagmimina na ito dahil walang maidulot na magandang buhay dito sa atin. Lalo na po sa ating mga katutubo. Kung ngayon, kung ako po ay nananawagan, kanang lalo na kayo.
kay President Bongbong Marcos kung kami ay inyong narinig. Puntahan niyo kami! Tignan niyo ang aming lugar! Kaming mga maliliit ay tuloy na inaapakan at kasaan na po yung aming mga karapatan. Hindi ang karapatan ng mga katutong mo. Hindi na kami rinisipo. Lalo na ang Ezeo. Wala silang respeto dahil walang respeto katulong silang nakuotoy. So sa ngayon, kung may na nakikinig ang mga alisensya ng gobyerno, sana po ay pakinggan niyo kami dahil kung kayo ay binoto namin isang salita ilang. Hindi kayo nagdalawa. Kung kayo ay nakaloklok sa inyong puwesto, pakinggan niyo kami. Ito ang aming mga inaon. Ito ay kami ay ito ay kami nalilito upang ipahayag ang aming nakaloobin. Pakinggan niyo naman po kami. Dahil kung kayo ay may takot sa Diyos, matakot naman po kayo sa mga mamamayan. Yun lang po at maraming salamat sa inyo lahat. Magsasalita tayo alang-alang doon sa katulad ng sinabi natin, nung tayo ay nasa Manila, nagsasalita tayo hindi bilang isang komunistang grupo, pumiyembro ng MPA. Nagsasalita tayo bilang isang kabutubong kabataan na ina-exercise sa aming karapatan batay sa batas sutra. Ayun po. Bilang isang kabataan, panahon na para tayo manindigan. Panahon na para tayo magsalita. Huwag tayo manahimik lamang. Bakit? Sapagkat sa amin ang kinabukasan, pagsinira nila ating kabuntukan, sinira na rin nila ang magandang kinabukasan para sa ating mga kabataan. Ang minahan, sabi nila, sustainable. Sustainable ba ang matatawag kung ang nakikinabang ang ilang tao lamang? Samantala, kapag pinangalagaan natin ang kabuntukan, pinangalagaan natin ang ating kagubatan, ang ating natural na gubat, hindi lamang isang tao, hindi dalawa, hindi tatlo, bagkos lahat tayo, tayong mga katutubo ang makikinabang. Bakit? Dahil pinoprotektahan tayo nito. Tayong mga katutubo, itinuturing natin na ang kagubatan ng ating palengke. Lagi nating tatandaan yan. Bakit? Sapagkat yan tayo kumukuha ng pagkain, ulam, at hanap buhay. Ang kagubatan, ang katutukan, ang nagsisipin natin paano o pinagkukunan ng gamot. Bakit? Kapag tayo nagkasakit, hindi tayo agad-agad pumupunta sa ospital. Saan tayo pumupunta? Pupunta tayo sa ating mga balyan. Saan kukuha ng gamot ang mga balyan? Sa gubat. Sa palagay nyo kaya, ilang sagratong lugar na ang sinira nila dyan? Di ba? Kung matatandaan natin, magputol sila ng puno na humigit kumula ang 28,000 na puno.